Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkababag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelita'y nakarating sa ilang ng Sinai noong ikatlong buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao, upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang makasuotan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot na makapal na ulap na narinig ng isang malakas na tunog na tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginginig sa takot. Pinangunahan ni Moises sa mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog.
Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya sa roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos may magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Puri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, ari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakakarinig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na mga tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit
hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naninibago tayo sa isa't isa, ano? Ako pa rin po ito, si Father Jupiter. Wala na lang mask. Face reveal daw, face reveal. Tatlong taon din tayong nagmask, ano? Namuti na yung balbas ko sa pagmamask. Nangungusa po ang Diyos sa maraming pamamaraan. Ito po ang mapupulot natin sa mga binasa natin, ano ho? At sa mga pamamaraang ito ng pangungusap ng Diyos sa atin, ang iba nito ay hayagan at ang iba ay hindi. Kahit anong gawin, hindi mahalata na nangungusap pala ang Diyos. Maliwanag na napakinggan po natin sa unang pagbasa ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang nais o yung gusto niya, ipinahayag niya. Ang sabi po niya kay Moises, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. Yun ang gusto ng Diyos at sinabi niya ng direktahan kay Moises. At yun nga ang nangyari. Napaka-spectacular na sign. Pero ayun nga, ganun man ang nangyari, hindi nila maintindihan ang sinasabi ng Diyos kay Moises. Alaman nilang ang Panginoon yun, kulog naman ang napakinggan nila. Paano mo nga ba naman maiintindihan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kulog? Pero nagtiwala po sila kay Moises na sa pamamagitan niya ay mauunawaan man lamang nila ang mensahe ng Panginoon, hindi man po nila tuluyang maintindihan. Sa Ebanghelyo po, nagsasalita na ang Diyos sa karamihang tao sa pamamagitan ng mahal na poong Jesus Nazareno, gumagamit pa ng mga talinghaga sa halip na kulog, kidlat, ulap at apoy para ipahayag ang katotohanan, lalo naman siyang hindi maintindihan ng mga tao. Ano kayang meron dito? Ano ho? Marahil ay ang pagtingin ng hindi nakikita at pakikinig ng hindi naririnig. Meron din naman nakikita na parang hindi tinitingnan. Yung kung tawagin namin doon sa Cavite ay kung tumingin ay pailalim. Paganyan. Pailalim ang tingin. Kunyari hindi tinitingnan pero nakikita. Yung mga ganun kong tumingin, parang traitor daw. Sabi ng mga tagaroon sa amin, pailalim ang tingin. Meron din naman na naririnig na parang hindi nakikinig. Naku, alam na alam ito siguro ng mga nagmamarites. Ano ho? Kunyari hindi naririnig pero ulinig naman. Tapos mamamalayan mo, alam na ng karamihan na i-text na kaagad. Maraming na master na ang art of pakikipag-ugnayan na ito sa kapwa. Kasi para marinig mo na kunyari ay hindi ka nakikinig at para makita mo na kunyari hindi ka nakatingin ay isang malaking sining sa akin. Ano? Paano ito namamaster ng isang tao? Magtataka ka na lang eh. Sa sulok ng mata mo ay nakita mo nang nakatingin sa'yo.
At nang tiningnan mo, at nakita niyang tinitingnan mo siya, ay biglang lilingon na parang hindi ka nakita at magpapanggap na hindi ka nakilala. Oh, ikaw pala yan. Oh, ako nga ito. Magtatanong ka tuloy sa sarili mo, oops, may mali ba akong ginawa? Dati naman kaming magkaibigan. Bakit ngayon eh, parang hindi niya na ako kilala? Mag-iisip ka pa, hindi ba ako karapat dapat man lamang na tapunan ng tingin o pakinggan? Napakakomplikado talaga ng sining ng pakikipagkapwa, ano ho? Ang malungkot nito, mga kapatid, natutupad sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Matutuluyan, kumbaga. Sabi nga, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sa kabilang banda, habang itinutuon natin ang ating atensyon sa mahal na poong Jesus Nazareno at sinisikap nating mapakinggan ang mensahe niya sa ating buhay, mas lalo po tayong napapalapit sa Kanya at mas malaki ang posibilidad na maunawaan natin siya at ang ating sarili. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Nakikita, napapakinggan, nararanasan po natin siya higit sa ano paman sa banal na Eukaristiya. Narito siya para makasalamuhan nating lahat. Nasa kalagitnaan natin siya sa pagtingin at pakikinig natin sa isa't isa. Alam nating nasa kalooban natin siya. Pag nakikita at napapakinggan natin ang pinakamaliliit nating kasama. Ulitin ko lang po at ako'y nabululan ho. Alam nating nasa kalooban natin siya pag nakikita at napapakinggan natin ang pinakamaliliit nating kasama. Ang mga pinakanangangailangan at ang mga hindi nakikita at napapakinggan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mamalaya nawa nating binubuksan ng Espiritung Banal ang ating mga mata at pinalalaya ang ating mga tainga para makita at mapakinggan, mahawakan at maranasan ang Kanyang buhay at nananatiling presensya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan
at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang inyong nakayanan at ang aking inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsalut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang... Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo kayong taglayang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.